pangalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Manabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo nang may loobing taimtim na totoo at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na yun, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mula at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insina na sabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya ay napabitin at naiwan ng mula. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng insina. Pumili si Joab ng tatlong sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na noo'y buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng muog ang isang taliba. Pagtanaw niya ay may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita. Sinabi sa kanya ng hari, diyan ka muna tumayo sa isang tabi, at gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, mabuting balita, inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng naghimagsik laban sa inyo. Kumusta si Absalom? Tanong ng hari. Sana'y sapitin ang lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayo na lamang.
wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Huab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom. Kaya nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalita ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak. Kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo, Poon, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Sa iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Inako ni Jesucristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay.
Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon lang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. Sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, "Talita kumi," na ang ibig sabihin, "Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka." Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Good morning. Pakitingnan naman po yung mga katabi, pakingitian, pakisabi, manalig ka. Gumising ka. Magbangon ka. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo. Yun po yung sinabi ng ating Panginoon sa batang akala nila ay patay na. Tingnan nga po yung mga katabi, buhay pa ba? Kaya ko po pinasabing magbangon ka. Ayan po. Yung ating napakahalagang ipinapahayag ng ating Panginoon sa araw na ito, isa sa mga dahilan kung bakit naparito sa sanlibutan ang ating poong Jesus Nazareno ay para magdala ng kaligtasan. Magdala ng buhay. Buhay hindi lamang dito sa mundong ito. Buhay na mas mahalaga. Buhay sa kalangitan. At ano ang daan para tayo ay manatiling buhay? At paano tayo makakatanggap ng buhay na walang hanggan? Sinasabi po sa atin sa Ebanghelyo,
Huwag tayong mangamba, bagkus ay manalig tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Kumapit tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Yung dalawang kwento po ng tao dito sa ating ebanghelyo, batang may sakit, lumalubhang sakit, akala ng lahat ay patay na, akala ng lahat ay wala ng pag-asa. Sabi pa ng iba, wala na po, wala na pong buhay yung bata, bakit pa natin papapuntahin ang ating Panginoon? Maraming sasabihin din yung iba sa ating mga buhay para mawalan talaga tayo ng lakas ng loob at ng pag-asa. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag niyo silang pakinggan, naririto ako. Ako yung tingnan ninyo. Ako yung pagkuhaan niyo ng pag-asa dahil ako yung magbibigay ng buhay. Yung isang babae pong dinudugo ng 12 taon, sa mata ng lipunan, siya ay wala ng pag-asa. Sa kanyang sariling pananaw, wala na rin siyang pag-asa kasi lahat na sinubukan niya. Nalaman niyang darating ang Panginoon sa kanilang bayan. Baka sa kanya, gumaling pa ako. Baka sa kanya, magkaroon ng pagbabago yung aking buhay. Baka sa kanya, magkaroon ng kabutihan yung aking kalagayan. At tunay po na naranasan niya yung pagpapagaling at pagliligtas ng Panginoon. Kumapit siya ng buong pananalig sa ating Panginoon. At siya ay gumaling at nakaranas ng kaligtasan. Mga kapatid, gusto kong tingnan po natin yung ating mga kalagayan. Katulad ng mga tao sa ating ebanghelyo, dumadating sa punto ng ating buhay na parabang nawawala na rin tayo ng buhay, nawawala ng pag-asa, nawawala ng kakapitan. Ipinapaalala sa atin ngayon ng ating Panginoon na palagi tayong may matatakbuhan, palagi tayong may mapupuntahan upang makapagkuha ng pag-asa at ng lakas. Naririto ang ating Poong Hesus Nazareno. Manalig po tayo. Manalig tayo sa Kanya na nagnanais ng kabutihan at kaligtasan sa ating mga buhay. Huwag po nating pakinggan yung ating sarili kung minsan na tayo minsan yung nagsasabi, wala na ata akong pag-asa. O kaya naman, huwag rin nating pakinggan yung ibang mga tao na nagsasabing hanggang dito na lang ata talaga. Hanggat meron tayong pananalig sa Diyos, ito po ang tandaan natin. Hanggat may pananalig at pananampalataya tayo sa ating Poong Hesus Nazareno, hindi tayo mauubusan ng pag-asa at hindi tayo mauubusan ng lakas para humarap sa mga pagsubok ng ating mga buhay. Meron pong kwento ng isang deboto. Siya ay nagkaroon ng cancer. Nung nagkaroon siya ng cancer, siya ay nawalan talaga ng pag-asa. Meron siyang pamilya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas para maipakita sa kanyang pamilya na gusto niyang lumaban, gusto niyang gumaling, gusto niyang maligtas. At isang araw, siya ay napapunta dito sa ating dambana. Nakatagpo niya yung ating Panginoon. Nagpabasbas siya at humingi ng lakas sa ating Poong Hesus Nazareno. Dito siya nag-umpisang magkaroon ng pag-asa para lumaban, para sa kanyang pamilya. At matapos yung isang taon, nagulat siya dahil nung tiningnan yung kanyang kalagayan, ay wala na siyang kasakitan. Nagbigay ng pagliligtas yung Panginoon dahil patuloy siyang nanalig, patuloy siyang lumapit sa ating Panginoon, patuloy siyang humingi ng lakas sa ating Poong Hesus Nazareno. Ganon din po yung imbitasyon sa atin. Patuloy tayong kumapit sa Kanya. Patuloy natin siyang takbuhan sa mga pagkakataong para bang wala ng pag-asa yung ating mga buhay. Sa aming pamilya din po, may karanasan din po kami na para bang bagsak na yung aming mga kalooban sa sobrang kalungkutan na aming naranasan. Noong 2020 po, yung aking tatay ay namatay, kinuha ng Panginoon. Ako po yung unang nakaalam. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa aking pamilya.
Kaya nung pauwi na ako, nung nakakuha na ako ng lakas para masabi ko sa aking pamilya, pagpasok ko ng bahay ay alam na rin pala nila. Patuloy silang umiiyak at alam ko na rin yung dahilan nung kanilang kalungkutan, pagtatangis, dalamhati. Nung una, hindi ko alam kung ano yung gagawin at hindi ko alam kung ano yung sasabihin para magbigay ng pag-asa at lakas sa aking pamilya dahil sa aking sarili ay wala na rin iyon. Hindi ko alam kung sinong nagtulak pero naniniwala ako. Tinulak ako ng Espiritu ng ating Panginoon, ng Espiritu Santo, para tawagin yung aking pamilya at tawagin silang sabay-sabay kaming manalangin. Sabay-sabay kaming manalangin. Inimbitahan ko sila, halika kayo rito, manalangin tayo. Pagkatapos ng tagpong iyon, pagkatapos ng aming pananalangin, kahit papano ay nagkaroon ng kapayapaan, kapanatagan yung aming mga sitwasyon, yung aming mga kalagayan nung panahon na iyon. At alam kong hindi yung salita ko yung nagbigay ng kapanatagan, ngunit yung salita ng Panginoon na patuloy na dumating sa aming mga buhay, yung presensya ng Panginoon na dumating sa gitna ng aming mga dalamhati. Siya yung nagbigay ng panibagong buhay sa aming mga kaloobang namamatay na at nawawala ng pag-asa. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy pong paanyaya sa atin. Huwag nating takbuhan, papalayo yung ating Panginoon. Sa mga panahon na tayo ay dumaraan sa mga matitinding pagsubok, nawa yung ating Panginoon ang palaging ating maging takbuhan. Kumapit tayo sa pananampalataya sa Kanya, manalig tayo sa Kanya. Iimbitahan ko po kayo ulit ngayon, tingnan natin yung ating mga kalagayan. Ano yung mga punto ng ating buhay na para bang sa tingin natin ay dulo na, wala ng pag-asa? Ano yung mga tagpo sa ating mga buhay? Ano yung mga sitwasyon sa ating mga buhay na para bang hindi na natin alam kung paano pa maipagpapatuloy? At kapag nakita natin yung mga puntong iyon, dalhin natin sa harapan ng Panginoon. Dalhin natin sa Kanya. Dalhin natin sa Kanya ng buong pananalig at pananampalataya. At hayaan natin na ang Panginoon gawin ang nararapat para sa ating buhay. Hayaan natin ang Panginoon na magdala ng kaligtasan, kapanatagan at kapayapaan sa ating mga kalooban. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos Ama. Natutugunin niya ang ating mithiin sa bawat panalangin ang ating sasabihin. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang Simbahang Katolika sa buong daigdig naway maging simbolo ng nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Tayong lahat naway makilahok at makiisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Ang siyensya sa pagpapagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, akayin mo kami. Makalangit na Ama,
Tulungan mo kami na patuloy na manalig sa iyo at sumampalataya sa nagpapagaling na kapangyarihan ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at inapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan. Sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Iloob lahat ng takot sa inyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y makikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, ang ngayon tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siyang ating hahayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka, manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Jesus, manalig ka.
announcement. Sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pundo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass at service sa darating na February 1, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na piyesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, baunin po natin sa araw na ito ang mensaheng ito ng Panginoon. Hanggat nasa kalooban natin ang ating Panginoong Jesus Nazareno, palaging may pag-asa. At ang palaging imbitasyon, huwag mangamba, manalig palagi sa Kanya. At ang taong nananalig sa ating Poong Jesus Nazareno, taong makakakamit ng kaligtasan sa buhay na ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.